Magandang araw, maligayang pagdating sa Wentars Channel. Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating matutunan sa channel na ito. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, ganoon na rin ang notification bell upang ikaw ay magiging updated sa mga susunod pa na mga talakayan. Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino sa unang markahan. Mga batayang kaalaman at konseptong pangwika, unang bahagi. Paano mo ba natutuhan ang iyong wika? Gaano nga ba kahalaga ito? Paano mo rin ba ipinapaabot ang iyong damdamin sa iyong kapwa? Iyan ang mga bagay na ating pag-uusapan sa video na ito. Tayo na at alamin natin ang mga kaalaman ukol sa wika at mga konsepto nito. Noong unang panahon, ang buong daigdig ay iisa ang wika at salita. Ang mga tao'y naglakbay papuntang silangan at nakita nila ang isang kapatagan sa Sinai at dito na sila naninirahan. Nag-usap-usap sila. Gumawa tayo ng tisa at lutuin nating mabuti. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato at alkitra naman sa halip na adobe. Pagkatapos, sinabi nila, gumawa tayo rito ng isang lungsod na may toreng aabot sa langit. Sa gayon, magiging bantog tayo at hindi na tayo mangangalat sa buong daigdig. Ngunit, bumaba ang Diyos upang tingnan ang lungsod at ang toreng ginawa ng mga tao. Sinabi ng Panginoon, bilang isang grupo ng mga tao na iisa ang wika, nakapagsimula silang gumawa nito. Kung gayon, anumang kanilang balangkasin ay magagawa nilang muli. Bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi na sila magkakaintindihan pa. Kaya, mula noon, pinangalat sila ng Panginoon sa buong daigdig at hindi na naipatuloy pa ang pagtayo ng lungsod. Ito ang dahilan kaya tinawag na Babel ang lugar na iyon pagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika sa buong daigdig. Mula rito, pinangalat sila ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. At ito ang kwento ng Tore ng Babel ayon sa Genesis 11:1-9. Mga gabay na tanong. Number 1. Ilang wika ang sinasalita ng nagkakaisang sangkatauhan sa simula ng kwento? Magaling! Ikalawa, ano ang itinayo ng nagkakaisang sangkatauhan? Tama! Pangatlo, bigyang katwiran ang ginawa ng Diyos na pagbuwag ng tore at pag-iiba-iba ng wikang sinasalita ng mga tao. Tumpak ang iyong sagot. Pang-apat, ano ang aral, mensahe at konseptong mabubuo sa binasang kwento? Tama, may punto ang iyong kasagutan. Pang-lima, masasabi mo bang ang kwentong ito ay ang pinagbatayan sa simulain ng iba't ibang wika? Magaling! Ano man ang iyong kasagutan, sa panghuling katanungan ay maaari natin tanggapin sapagkat maraming pinagbabatayan sa pinagmulan ng wika. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga pinagbabatayan sa pinagmulan ng wika at ano nga ba ang wika? Wika. Ang wika, ang isa sa pinakadakilang biyaya ng buong maylikha. Ito ang kasangkapan upang mapadama ng tao sa kaniyang kapwa ang anumang kaniyang naiisip, nadarama, at nakikita tungkol sa kaniyang paligid. Nang dahil sa wika, nasasalamin ng tao ang uri ng pamumuhay ng mga ninunong pinagmulan ng mga mamamayan ng isang bansa. Ibig sabihin, ang wika ay isa sa pinakamagandang regalo ng Panginoon sa tao. Sapagkat nang dahil sa wikang ito, ay maaring maipalabas ng tao ang kanyang naiisip, nararamdaman, o di kaya'y yung kanyang mga perception sa kanyang paligid.
At nang dahil din sa wika, ay maaari nating matukoy kung ano nga ba ang uri ng pamumuhay ng ating mga ninuno noon na kung saan ay maaari nilang na-impluwensya sa atin hanggang sa ngayon. Ang wika ang namagitan upang maunawaan ang ating sarili, karanasan, kapwa-tao, paligid, mundo, objektibong realidad, politika, ekonomik at kultura. Ito ang daluyan ng kaisipan at kamalayan ng isang lahi, lipi at lipunan. Bawat bansang malaya tulad ng Pilipinas ay nagnanais magkaroon ng isang panlahat na wikang pambansang may silbi bilang isang simbolo ng pambansang dangal, isang simbolo ng pambansang identidad, kasangkapang pambuklod ng mga grupong may iba't ibang sosyo-kultural at lingwistikang pinagmulan, at isang paraan ng komunikasyong interaksyonal at interkultural. Ibig sabihin, bilang isang bansang malaya, maaari nating maipagmalaki kahit kanino man ang ating sariling wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Ang wikang Filipino ay nagbibigay identidad sa ating pagka-Pilipino. At higit sa lahat, ang wikang pambansa ay nagsisilbing tagapag-ugnay sa mga tao na kung saan ay mayroong iba't ibang mga wikain. Ito ay nagbubuklod sa atin upang tayo ay magkakaintindihan. Wika at komunikasyon. Ang wika ay isang mahalagang salik ng pagiging tao na nagpapaangat sa kahit anong likha. Ang wika ng tao ang siyang nagpapatunay na ang tao ay tao. May sariling wika at may sariling katha na siyang nagbibigay boses sa kahit anumang likha sa daigdig. Ang wika ay masistemang balangkas na ginagamit sa pagpapahayag ng puro-puro at damdamin sa pamamagitan ng pasalita at pasulat na paraan upang magkaunawaan ang lahat. Ayon sa pagpapahayag ni Constantino, isang dalang wika, ang wika ay maituturing na bihikulo ng pagpapahayag ng damdamin. Isang instrumento rin sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohanan. Wika ang namamagitan upang maunawaan ang sarili, karanasan, kapwa-tao, paligid, mundo, objektibong realidad, politika, ekonomik at kultura. Ito ang daluyan ng kaisipan at kamalayan ng isang lahi, lipi at lipunan. Ayon kay Hodge, 1991, ang wika ay isang sistema ng mga tunog, arbitraryo na ginagamit sa komunikasyong pantao. Ayon naman ni na Emmert at Donaghy, ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o kaya ay mga pasulat na letra na iniuugnay natin sa mga kahulugang nais natin ipabatin sa ibang tao. Ayon kay Gleason, 1961, ang wika ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa pagkipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ayon kay Sapiro, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kusang loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Ayon naman kay Hemphill, ang wika ay masistemang kabuuan ng mga sagisag na sinasalita o binibigkas na pinagkaisahan o kinakaugalian ng isang pangkat ng mga tao. At sa pamamagitan nito ay nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao. Masistemang balangkas. Nabanggit kanina na ang wika ay isang masistemang balangkas. Halos lahat ng mga dalawang wika ay iisa ang kanilang punto at iisa ang kanilang pagpapakahulugan sa wika. Ang wika daw ay isang masistemang balangkas. So narito ngayon ang pagpapakahulugan sa masistemang balangkas. Bago nalikha ang wika, ito ay nagsisimula muna sa tunog.
Halimbawa, mayroon tayong apat na tunog. Ang tunog na b, ang tunog na a, ang tunog na t, at ang tunog na o. Kapag pinagsama-sama natin ang apat na tunog na ito, tayo ay nakakalikha ng isang salita. Ito ngayon ay nagiging bato. Mula sa mga tunog, ngayon ay nagiging salita. Pagkatapos ng salita, ito ay nagiging pangusap. Ang salita, kapag hinaluan ng iba pang mga salita at nagkakaroon ng buong diwa, kundi kayo naiintindihan. Ang mga pinaghalo-halong mga salita, ito ay nagiging pangusap. Halimbawa, matigas ang bato. So ito ay naiintindihan, ito ay isang pangusap. At mula sa pangungusap, ito ay nagiging diskurso. Diskurso, ibig sabihin, nagkaroon ng maraming pangungusap. Nagkakaroon ng pag-uusap, nagkakaroon ng palitan ng pangungusap. Halimbawa, ding ang bato. Ito na ang bato. Darna. Sana ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. Abangan ang ikalawang bahagi ng video na magtatalakay hindi sa teorya ng pinagmulan ng wika. Huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated ka sa mga susunod pa ng mga aralin. Maraming salamat! Alright, alright, alright.